Maging sa mga araw na to, marami pa rin nagbabatian ng Happy New Year. At lagi naman yan ang ating dalangin para sa isa't isa. Mga happy birthday, happy anniversary, because people like to be happy and we like people around us to be happy. But how come, in spite of this, there's still so much unhappiness among us? Isa sa mga dahilan, iniisip ng marami, because we depend too much on receiving and getting to be happy. And this expectation, this dependence, can cause its opposite, the very unhappiness that we like to avoid. Pag-aaral po natin ngayon, pinamagatan natin, happiness is giving. Na ang tunay na kaligayahan, malalim, malawak, mataas, sa pagbibigay, hindi sa pagtanggap. Salamat aming Ama sapagkat kayo Diyos na mapagbigay, nagbibigay, at nagtuturo sa amin na gayon din ang gawin. Sa paglapit namin sa iyo ngayon, Panginoon, dinadala namin sa iyo ang aming puso na humihingi ng pagpapala. Daladala namin ang aming mga handog na nais naming ikarangal ng inyong pangalan at humihingi kami ng pagpapala mula sa inyo. Linisin niyo po kami at patawarin, hugasan mula sa aming mga karumihan at bigyan niyo ng liwanag ang aming isip. Dalangin namin, aming Ama, yung inyo pong leksyon para sa amin ngayon maging malinaw, maging pamantaya namin sa buhay. Kaya kami naman, Panginoon, nais namin magbigay sa inyo ng 100% attention. Teach us to focus on you alone. We bring our thoughts captive to the name of Jesus. And we ask you, Father, move in our midst and do your will. Iligtas mo kami at ilayo sa mga masasamang tao, sa masasamang espiritu, maging sa aming mga karamdaman at kahinaan, at nang walang maging sagabal para kami tumanggap na inyong pagtuturo. Panginoon, kami po'y bihisan nyo ng inyong karunungan at bigyan nyo ng inyong kaliwanagan. Dalangin namin ang lahat ng ito, nananalig na inyong dinidinig sa ngalan ng iyong anak, aming Panginoon, si Jesu Kristo. Salamat po, salamat sa inyo, O Diyos. Happiness is in giving. Ano po ang logic nito na ang tunay na kaligayahan ay sa pagbibigay? Because God is a giver. Ang Diyos naman talaga ay Diyos ng pagbibigay, Diyos na mapagbigay. Sa simula pa lamang, Genesis 1:29, God said, "See, I have given you every plant yielding seed that is upon the face of all the earth, and every tree with seed in its fruit. You shall have them for food." Ang isa sa mga kauna-unahang ginawa ng Diyos sa tao, binigyan niya ng pagkain at ibinigay niya ang lahat ng pwedeng kainin ng mga halaman, mga prutas, at nang sa ganon, ang tao ay huwag magugutom. At hindi lang para sa buhay na physical ang ibinibigay ng Diyos, ganon din sa buhay na espiritual. John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him may not perish, but have eternal life." So God is concerned about our earthly life and our eternal life, and God had given us all things necessary, including His Son, Jesus, to give us life and a meaningful life. Ecclesiastes 6:2, "God gives wealth, possessions, and honor so that they lack nothing of all that they desire." So ibinibigay ng Diyos hindi lang yung basic necessities, maging kayamanan, maging mga ari-arian, maging karangalan, napakataas na level ng need, ay ibinibigay pa rin ng Panginoon at sa Kanya nang gagaling. Matthew 7:11, "If you then who are evil know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good things to those who ask Him?" So the Father is known and is being taught by Scripture to be a giver of good things. Now, that's the logic. Why is there happiness in giving? Because God is a giver and because man was made in God's image. Genesis 1:27, "So God created humankind in His image." So kung ang Diyos ay mapagbigay, at likas sa Diyos ang pagbibigay, at nilikha ng Diyos ang tao sa kanyang wangis, sa kanyang anyo, kung ganon ang original na anyo ng tao ay mapagbigay. Mahilig at gustong magbigay. Man's primary nature is to give. Likas, natural sa tao ang nais niyang magbigay. And man is very godly and very happy
when He gives, because that is being true to form. Isang kaligayahan, mga kapatid, na dapat nating ma-rediscover kung ito man ay nawala. Sapagkat napakarami ng pagliliko ng mga katwiran na nangyari sa pagdaan ng panahon na ang naging kaligayahan na ng tao ay tumanggap. At kaya tuloy napakarami niyang lungkot na nararanasan sapagkat napakarami niyang gustong tanggapin na hindi niya natatanggap. Samantalang kung madidiscover niya muli ang kaligayahan ng pagbibigay, mas may control siya sa kanyang kaligayahan. Sapagkat kung liligaya kayo ayon at nakabatay sa ibinibigay sa inyo ng iba, wala kayong power doon. E paano kung hindi ibigay? E di malungkot kayo. Samantalang kung ang kaligayahan natin ay iuugat natin sa pagbibigay, kayo ang nagpapasya kung magbibigay kayo, e ang kaligayahan nyo ay nasa inyong kamay. Mas madaling lumigaya kung controlled mo yung pinagmumula ng kaligayahan. At kung sasanayin mo ang iyong sarili na bumalik doon sa dating anyo ng tao na kaligayahan niya ang pagbibigay kesa pagtanggap, eh mas madaling lumigaya. Kung aasam-asam ka, namamalimos, hihingi-hingi, susunod-sunod para tanggapin mo yung ikaliligaya mo, nasa kamay ng iba ang iyong kaligayahan. Pero kung ikaw sa iyong pagbibigay ay sumasaya, gusto mong sumaya, di magbigay ka, hawak mo ang susi para ka sumaya. Sabi sa Acts 20:35, it is more blessed to give than to receive. Siyempre, nabaloktot na yan ng sanlibutan na akala natin mas masarap tumanggap. Pero ang salita ng Diyos ang nagsasabi, mas malaking pagpapala ang pagbibigay kesa pagtanggap. This happiness has to be rediscovered, especially by those who have lost them. Deep happiness, deep satisfaction is not in keeping. It is not in getting, it is not in having. Hindi diyan sa paghahanap, sa pagkuha, at sa pag-maintain ng mga bagay na gusto natin, hindi diyan nakasalalay ang tunay na kasiyahan. Ito ay sa pagpapakawala, sa pagbibigay, sa pagre-release ng mabubuting bagay from you to another person. Proverbs 11:26, the people curse those who hold back grain, but a blessing is on the head of those who sell it. Ang konteksto nito ay kung merong taggutom, yun daw maraming mga pagkain na hindi nagbebenta sa mga taong nangangailangan bumili nito, kaya yun daw mga yan ay isinusumpa ng tao. Pero may pagpapala dun sa nagbibigay, nagbebenta sa panahon ng kasalatan. In other words, they share. At yun pong may mga tao na may masamang iniisip laban sa atin, may sama ng loob, may galit, people who curse us. You read the Bible and you will find that curses have power, may effect. Kaya habang dumadami ang iyong hindi binibigyan, habang dumadami ang iyong tinatanggihan, dumarami ang iyong pinagdaramutan, marami ang nag-iisip ng negative laban sa iyo. At yung pag-iisip na iyon, nangyayari sa spiritual realm, doon sa hindi physical. And because you also have a spirit, and these people have their own spirits, when their spirits curse your spirit, in the spiritual world, you get affected. Mahirap ipaliwanag, pero nangyayari. Napakahigit lalong mabuti that people wish us well rather than curse us, even in their private rooms, even in their own quiet lives, because there are many unexplainable things that happen in the spiritual world. That's why those who give, tumatanggap sila ng pasalamat, papuri ng iba, nadidinig man ang tenga nila o hindi, tumatalab din sa kanilang buhay yung ganung mga bagay. Deep happiness is in giving. Proverbs 11:25, a generous person will be enriched, and one who gives water will get water. So nakita po natin ang isang dahilan ng kaligayahan, sapagkat pag ikay mapagbigay, lalo kang papayamanin ng Diyos. Lalo kang nagbibigay, lalo ka namang bibigyan. At hindi lang Diyos ang nagbibigay sa iyo, marami rin sa mga taong binibigyan mo, susuklian ka rin ng kabutihan. Bihira naman yung ginawan mo na ng mabuti, masama pa ibinalik. So pag nagkaroon niya ng pagkakataon, hindi man ngayon, sa darating na panahon, susuklian din niya ang kabutihan mo. So yung pagbibigay, nagbibigay sa'yo ng kaligayahan, dun lang sa paglabas ng mabuting bagay mula sa iyong kamay patungo sa iba, may ligaya na, eh lalo na kung bumalik pa yon at sinuklian nila. Isang napakahalagang bagay na dapat nating
unawain kung gusto nating mas sumaya ang ating buhay. Letting go, giving, is pleasurable. Look at bodily functions. Halos lahat ng ginagawa ng ating katawan na pagbibigay, paglalabas ng mga nandun sa loob, ay masarap, masaya, at malusog. Pinawisan ka, lumabas yung pawis mo, ang ganda ng feeling. Lumulusog ka. When you defecate, when you urinate, pleasurable. Subukan mong pigilin yan at huwag mong palabasin kung hindi na nalason ka. And many people are actually being poisoned by keeping toxic things inside of them instead of giving it. At alam niyo mga kapatid, ang isa sa mga nakakalason pagka hindi mo ibinigay, kinimkim mo lang sinarili, kahit pag-ibig. Mga pag-ibig na hindi maibulala, sabi nga nila, nagiging tagyawat. Mga pagmamahal na hindi mo ipinapahayag, pinipigil-pigil mo lang, nakakasakit ka. Hindi ka mapakali, balisa ka, mahirap. Kaya dapat talaga yung ganitong mga bagay ibinibigay. We are made poor by what we keep, made rich by what we give away. And stretching it, we are made sad by what we keep and happy by what we give away. Yun ang likas ng tao. Kung napapansin ninyo na may mga taong lalo nila ikaliligaya magmaramot, magsarili, mangamkam at huwag magbigay, that is the distorted image of man. That is not the original image of man made after the very personality of God. At makikita natin na yung mga mararamot, nagkakaroon man ng kasiyahan sa pagdaramot nila, sa kanilang pangangamkam, pero hindi rin talaga tunay na maligaya. At sila'y sinusundan-sundan ng mga kakambal nilang problema, mga kakambal nilang pag-aalala, pag-iisip, pagkabalisa, dahil yung bagay na dapat ipinamimigay para maging bulaklak, iniingatan nila, nagiging sugat tuloy sa kanilang puso. Now, why does giving bring happiness? Because when we give, God is pleased. As we have already mentioned, God is a giver. So when we give, God is pleased. Pag natutuwa sa'yo ang Diyos, alam nga namang hindi ka sumaya. Alam nga namang hindi ka niya pasayahin at hindi makagawa ang Diyos ng paraan para sumaya ka. What's more, when we give God pleasure because God commands giving. Proverbs 3:27, do not withhold good from those who, to whom it is due when it is in your power to do it. Isa sa mga karunungan na itinuturo sa atin ng kawikaan, huwag mong ipagkait ang anumang magandang bagay, lalong-lalo dun sa mga karapat-dapat na tumanggap nito. Pag ipinagkait mo yan, meron yung kalungkutan na bibigay sa'yo kahit hindi mo napapansin na doon pala nagmumula ang kalungkutan. Pag merong bagay na dapat mong pakawalan at ibigay sa iba, at buong katigasan ng ulo mong hinawakan at sinarili, magiging kalawang sa iyong sariling bakal. Magiging lason sa iyong espiritu sa halip na naging pagkain ng espiritu ng iba. Parang yung manna that was being given by God from heaven. Noong ang mga Israelita ay nasa disyerto at wala silang makain, umuulan ng pagkain mula sa langit. At ibinili na sa kanila, kunin mo lang yung kailangan mo. Bukas, uulan uli niyan. Yung mga ibang makasarili, nagtago, nag-imbak ng lampas sa kanilang kailangan. At nung makita nila anong nangyari, inuod, nabulok, nasira. Kasi kumukuha sila ng hindi naman nila kailangan, iniimbak nila, itinatago nila, nabulok lang. At napagalitan sila tuloy. Sinabi na sa inyong huwag kayong kumuha ng di nyo kailangan kasi sa pagkuhan nyo, baka yung may kailangan nun, nawalan tuloy. Ang dami-dami yung tuwalya sa cabinet nyo, ang dami-daming pamilya, iisa yung tuwalya, nagkakahawa-hawa na sila ng galis. Ang dami mga tao, walang kadamit-damit, tas ang dami mong ekstrang damit, di mo kailangan. Kahit hindi nyo nakikita literally na nabubulok yon sa cabinet nyo, in the spiritual world, nabubulok yon at nilalason kayo kasi hindi nyo kailangan, iniingatan nyo. Samantalang kailangan ng iba. So, ang napakaganda yung pawalan mo yan at nang may makinabang at natutuwa ang Diyos pag ginagawa mo yon, papasayahin ka. At kung ikaw na ngayon ang may kailangan, alaga namang hindi ka bigyan ng Diyos samantalang sumunod ka sa iniuutos niya na ibigay mo yon sa iba.
Pag ito'y muli nating naunawa, mas maraming kasiyahan na mararanasan ng tao. Because God's pleasure brings happiness to His people. When we give, the godly spirit of the giver is edified. Kung pasisimplihin natin yung mga kapatid, meron tayong dalawang uri ng espiritong namamahay sa ating puso. Yung makadiyos na espiritu at yung makasalanan na espiritu. Pag tayo'y nagbibigay, pinasasaya natin yung makadiyos na espiritu. Pag hindi tayo nagbibigay, pinalulungkot natin yung espiritu na yon. At kung yung espiritu ng Diyos na namamahay at namumuhay sa atin ay nasisiyahan, mahirap ba na tayo man ay sumaya rin? When we give, the higher person of the giver is pleased. The lower person may be displeased. Kaya pag nagbigay ka, mamaya, yung lower person mo, nagsasabing, ba't mo binigay? Baka mamaya kailangan mo yun. Baka mamaya, hindi ka bigyan yan. Baka hindi ka naman maging mabuti sa'yo yan. Hindi naman siya tumanaw ng utak na loob sa'yo. Ginaganong-ganong ka nung lower personality mo. But your higher personality says, it is good. It is good to give. It is God's will. You are godly. It is God's command. Laging nagtatalo yung dalawang yan. Kailangan ang pinapapanalo natin yung mas mataas na uri ng pagkatao natin. Yung mas malapit sa Diyos kaysa mas malapit sa lupa. Kaya ang sabi ng 2 Corinthians 9:7, God loves a cheerful giver. Hindi nagbibigay ka nga, nakasimangot ka, nagbibigay ka padabog. Baliwala yun, ibinigay mo sa physical world, pero in the spiritual world, God counts it as not giving at all. Binigay mo pa. Wala rin yan, kasi hindi mo naman ikinasiya. When we give, the nobility of the human spirit triumphs. Ang nagwawagi ay yung maginoo, yung maharlika, yung mataas na uri ng ating pagkatao. Kaya nang pag nagwawagi yon, katulad ng pag yung mataas na uri ng pagkatao natin nasisiyahan sa arts, sa music, sa fine things, tumataas ang level ng ating kaluluwa. Lumalapit doon sa lumikha sa atin. Kaya yan ay nararamdaman. When we give, the recipient, not only us, but the recipient is given happiness, of course. Nagbigay ka, sumaya ang Diyos, sumaya ka, at higit lalo, sumaya yung binigyan mo. Yung binigyan mo is made happy. Mga kapatid, giving is an art. Dapat nagpapasaya. Hindi yung may exchange gift, ang ibibigay mo lang, kung ano na lang, na para lamang may maibigay ka, so that you will meet the requirement na nung exchange pa yung may ibinigay ka, pero nung buksan ba niya ang regalo mo, sumaya. Dapat sumasaya. Ipinagluto mo ang mahal mo sa buhay, wala namang kakwenta-kwenta yung lasa. Ibinili mo nga ng chinelas, ang liit-liit o ang laki-laki, hindi mo malang pinag-aralan ang size ng kanyang paa. Sumama pa loob, ang tagal-tagal na akong kasama, hindi malang alam ang size ng paa ko. Tapos magre-regalo ka, kalendaryo. Sino naman ang natutuwa niya sa kalendaryo? Diba? Lahat ng cellphone may kalendaryo na ngayon. So, para lang may maipulupot ka, malagyan mo ng ribbon. Yung iba, magre-recycle na lang ng mga regalo ko. Ay, basta may maibigay ka na lang. Okay, basta bigay lang ng bigay. But the recipient should be pleased. Ministry kasi yun eh. Nagpapasaya ka. Ang daming ganyan mga reklamo sa mga opisina, sa mga pamilya, mga exchange gift. Feeling mo iba, lagi akong lugi. Ay, ang nakabunot sa akin, si ano na, walang kakwenta-kwenta magregalo to, CD. Diba yung, di ko naman papakinggan yung CD na yan. Di ko naman babasahin yung libro na yan. Yung kung ano na lang maibigay. Ngayon, kung ang binibigyan mo ng regalo, talaga mahilig sa music o mahilig dun sa magbasa, bagay. Pero huwag yung basta may maibigay ka na lang. Philippians 4:18, si Paul na tumanggap ng mga regalo mula sa kanyang tinuruan, sabi niya, I am fully satisfied now that I have received from Epaphroditus the gifts that you sent. Sabi niya, siyang-siya ako sa ipinadala niyo. Tuwang-tuwa ako. Huwag yung di lang may maiabot, kundi ikinasiya nung tumanggap. Ngayon, bakit tayo sasaya kung sumaya yung tumanggap? Because a happy recipient is one less lonely person in the world. And one less lonely person in the world means a happier environment.
a happier surroundings, which in the end will also benefit us. And what's more, a happy recipient is one more potential giver of happiness to you and to others. Pag nagpasaya ka ng isang tao, nabawasan ang napakaraming milyon-milyong malulungkot. At kung bawat isa sa atin ay nagpapasaya ng kapwa, mauubos yung kalungkutan at yung buong paligid natin, aangat ang lambong at dilim, sasaya ang lahat, madadamay ka na rin kahit sila lang yung masaya at hindi naman ikaw, dahil sa saya nila, madadamay ka na rin. Pero ang lungkot ng iba, madadamay ka rin yan kasi hawa-hawa ang mga bagay na yan. The very nature of happiness is in sharing. And isang paalala, recipients are to give back. Pag nakatanggap kayo, sumaya kayo, pasayahin nyo rin yung nagbigay. Para siya naman, ma-encourage, magbigay uli, sumaya ka uli, nagbigay ka uli sa kanya, you begin or you maintain a cycle of happiness giving. Hawa-hawa kasi yan. If you give, you should learn to give back. Tingnan ninyo ang maging ang pagbibigayan at pagsasamahan ng Diyos at ng Israel. Exodus 20 verses 1 to 3, the first commandment. Then God spoke all these words. I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. You shall have no other gods before me. Ano yung dynamics? Sabi ng Diyos, binigyan ko kayo ng kalayaan. Inilabas ko kayo sa Ehipto kung saan dati kayong mga alipin. Ngayon malalaya na kayo. Binigyan ko kayo ng kalayaan, pwes ibigay niyo sa akin ang inyong pagsamba. Baka naman matapos ko kayong palayain, sa ibang Diyos pa kayo magsisimba. Baka naman matapos ko kayong pagpalain, sa iba pa kayo magdala ng offering. Ibang pangalan pa ang parangalan nyo dahil maraming mga Diyos-Diyos na nag-compete-compete dyan sa mga lugar na yan. May Diyos ng ganyan, may Diyos ng ganon. Kaya sabi ni Yahweh, ako ha, huwag nyo kakalimutan, ako, hindi sila ang nagpalaya sa inyo. Anong kapalit? Ako ang sasambahin nyo at hindi sila. It is a transactional relationship. Tinanggap mo yung kalayaan, tinanggap mo yung pagpapala, pwes gawin mo naman ng iyong bahagi, ibigay mo ang iyong pagsamba. Hindi pwedeng tumatanggap ka at wala kayo binibigay. Hindi kumpleto yung transaction. Walang balance. Kaya ang tao naman na binibigyan ng Diyos ng pagpapala, Genesis 28:22, of all that you give me, I will surely give one-tenth to you. Sabi, o Diyos, ibinibigay niyo sa akin ang lupa na pinagtataniman ko, ibinibigay niyo ang mga kailangan ko, lahat ngayon ang ibinibigay niyo sa akin, ibabalik ko sa inyo ang ikapu. Transactional. Hindi pwedeng tanggap ka ng tanggap kasi hindi ka nagtatight. Binibreak mo yung cycle of giving and receiving, giving and receiving. So ano mangyayari? You just get, give, you just get and forget. Di pag hindi ka nagbigay, naputol. Hindi ka na rin bibigyan. Putol na ang bigayan. Kaya merong pananagutan. Even in the Bible, relationships are transactional. Lahat ng relasyon, mga kapatid, transactional. At huwag niyong masamain yung transactional relationship. Yun talaga. Magulang, inaalagaan mo ang iyong anak habang sila'y bata. What is the other side of that? Bata, pag tumanda ka, ang magulang mo, siya naman ang aalagaan mo. Transactional yan. Hindi mo yan dapat i-break. Tingnan nyo ang nangyayari sa Western culture, sa mga tinatawag na first world, na nagiging sobrang maunlad sa pera at nagiging very materialistic ang mga tao. At yung mga bata, ano nangyari? Yung mga kabataan ng 1960s, 70s, na sobrang naiba ang mundo, nagkaroon ng sexual revolution ng mga 50s, tapos yung sobrang liberation of the youth ng 60s and 70s, ano nangyari? Nagkaroon ng mga suwail na anak. Mga anak na ayaw mag-alaga ng magulang, ayaw magsuporta ng magulang. Anong nangyari? Nadala ang isang henerasyon ng magulang. Kaya ngayon, sa first world countries, developed economies, ayaw nang mag-anak ng tao. Nagkakaroon ngayon ng population problem sa Japan, sa Northern Europe, in most of Europe anyway, kasi yung mga tao ayaw na mag-anak. Sabi niya, bakit namin uubusin ang pera namin sa pagpapalaki ng mga bata?
na pagtanda naman namin, eh, tatapon lang kami sa Home for the Aged, hindi naman kami aalagaan, eh, di ubusin na lang namin ang pera namin mag-asawa sa hindi pagkakaroon ng anak, bakasyon na lang kami ng bakasyon, at mag-insurance na lang kami, pag tumanda kami, we will stay in a nursing home. So dahil yung mga anak, pinutol nila yung cycle of giving and receiving, ayaw na nilang mag-give sa parents, marami ngayong parents, ayaw na rin mag-give sa anak, naputol. Kaya dapat talaga, give, receive, this makes people happy. Yung transaction natin, halimbawa, sa Diyos at sa lupa, Luke 13:6-8, then he told this parable, si Jesus yung nagsasabi, a man had a fig tree planted in his vineyard, and he came looking for fruit on it, and found none. So he said to the gardener, see here, for 3 years I have been looking for fruit on this fig tree, and I still find none. Cut it down. Why should it be wasting the soil? He replied, sir, let it alone for one more year until I dig around it and put manure on it. At kung itutuloy pa natin, sabi niya, and if when you come back after a year and it still has no fruit, we're going to uproot it and burn the tree. Jesus here, giving a parable na yung God yung may-ari ng garden. Sabi niya dun sa taga-alaga, balik ako ng balik sa punong ito, taon-taon, wala naman ako makitang bunga, bakit patuloy natin siyang papayagang ubusin ang taba ng lupa? Sumisipsip siya ng tubig, ng mga nutrients, tumatanggap siya ng liwanag, ng araw, wala na tuloy tumutubong iba sa lugar na yan, tapos wala namang bunga, bunutin yan. At sabi ng gardener, bigyan niyo pa po na 1 taon, dadagdagan ko pa ng pataba. Ibig sabihin, bibigyan pa po natin. Pag hindi pa siya nagbigay sa atin ng bunga, susunugin na natin. Maging ang Diyos, ayaw niya magsayang ng resources sa mga taong ayaw naman mamunga, sa mga halamang ayaw mamunga. So kailangan, pag may tinanggap ka, magbigay ka. Yun ang rule of nature. And there is so much unhappiness because that is being broken by people. 1 Corinthians 9:10, when the plowman plows and the thresher threshes, they ought to do so in hope of sharing in the harvest. This is an old agricultural transaction na may mga tao na namamayani, hindi sila binabayaran sa kanilang pagtatrabaho, bayanihan. Pero sabi, pag merong isang nag-araro, nagbungkal ng lupa para sa'yo, ikaw yung may lupa, sa dakilang lupa mo, hindi mo na kayang bungkalin lahat yan, meron kang nilagay dyan ang mga taga-bungkal, at nung anihan na, hindi mo naman kayang anihin lahat yan, kukuha ka ng mga taong taga-ani, taga-putol ng mga grain. Sabi, yung nag-aararo, yung nag-aani, ginagawa niya yun, dahil umaasa siya na may parte siya doon sa lahat ng mga harvest. Alam naman pagkatapos na nandiyan na yung harvest, thank you na lang. Kailangan ka parte siya. So ang sinasabi dito, lahat ng may input, dapat may maiiwi. Lahat ng nagbibigay, dapat tumanggap sa lahat ng uri ng transaction. Kaya yung mga nag-aral ng medisina, ang tagal-tagal nag-aral, tapos mo, doktor, 3 minutes yun lang kung tinignan, tapos 500. 9 taon po ako nag-aral. Diba? Bakit mo sinusukat doon sa akin pagpitik-pitik sa likod mo, eh, bago ka natutunan pitikin yan, 9 taon. Alam nga namang nag-aral, siya ayaw mo naman siyang pakitain man lang. Lalong-lalo yung mga kamag-anak ng mga doktor, kilala lahat, ay si ano, pinsan ng kapatid ng kamag-anak ng bayaw ng ating kapitbahay. Therefore, pupunta ka doon, magpapagamot kang libre. Ang tanong, tumulong ka bang magmatrikula yan? Mga kamag-anak, kung hindi kayo nag-contribute sa pagmamatrikula ng mga kamag-anak yung naging doktor, huwag kayong mag-expect ng libreng pagpapatingin. Di naman kayo nag-contribute, aani kayo, ansalagay. Ganyan lahat ang mga profesyon. Ang hirap-hirap kung minsan na mag-practice ng profesyon dito sa ating bayan. Lahat na lang ng kalayo-layuan mo kamag-anak, nag-expect ng libre. Samantalang hindi naman sila tumulong nung ikaw itong nag-aaral. Hindi yun ang cycle of giving. Ngayon, kung yung tao gusto magbigay sa iyo, mag-volunteer ng free services, okay, pero huwag niyong pilitin. Wala kayong tanim, huwag kayong umasang umani. Pero balikta rin natin, lahat ng may itinatanim sa atin, dapat nating paanihin. That is the godly way. Now, how do you produce and promote happiness? By giving. Give to those who deserve it. Nag-aral yung tao, bayaran mo ng professional fee. Kung may discount ka man, salamat.
pero ba't ka may discount? Nagne-negosyo yung tao, may tindahan, may grocery, may whatever. Sister, meron bang discount? Bakit ka humihingi ng discount? Ayaw mo siyang tumubo? Patayin mo na lang! Saksakin mo, lasunin mo, total gusto mong patayin eh. Diba? Yung gusto mo siyang ma-deprive ng income, ayaw mo siyang kumain, ayaw mo siyang magkapera, eh pinapatay mo na siya nun. Indirectly lang. Don't expect discounts. When they give it to you, salamat. When they keep giving it to you, start refusing. Dahil hindi ka naman karapat-dapat tumanggap nun eh. Bakit? Liba na lang talagang buong puso, taos puso, at ikinagagalak niyang bigyan ka. Give to those who deserve it. Proverbs 3:27, as we have already read, do not withhold good from those to whom it is due when it is in your power to do it. Ano pa yung mga dapat ibibigay sa dapat tumanggap? Wages, gifts, gratitude, reciprocation. Pag may ginagawa sa iyong mabuti, dapat musuklian ng mabuti. Kindness. Mabuti pa si Karl Marx, sabi niya, from each according to ability, to each according to need. Ano ba yung kaya mo? Ano ba yung kailangan niya? Kaya mo, kailangan niya, ibigay mo. Yun ang sinasabi dito. So ang tanong mga kapatid, who deserves your giving, your gift, your payment? Baka naman napapabayaan natin. Paalala, baka merong marapat tumanggap ng inyong pagtingin, ng inyong pagmamahal, ng inyong pagtulong, ng inyong pagsuporta, tapos napapabayaan nyo. Kahit hindi nyo alam, napapalungkot kayo nun. Kasi umiiral yung batas ng kalikasan. Inaani mo ang itinatanim mo. At kung itinatanim mong ganyan, ingratitude, sa palagay mo, happiness will come to you. So give to those who have given and who continuously give to you. Huwag tayong masanay na laging nasa receiving end. Yung mga estero, kaya mabaho, they always receive, but they do not give. Barado. Yung mga constipated, you receive and receive, you do not give. What happens? You become unhealthy. So dapat, yung lahat ng nagbibigay sa atin, bigyan din natin. Proverbs 19:6, many seek the favor of the generous, and everyone is a friend to a giver of gifts. Pero, let's be real friends to the giver of gifts by giving back. Give to those who give not only to you, but also to others. Pag may nakita kayong taong mapagbigay sa iba, bigyan nyo siya kahit hindi kayo yung binibigyan. Para patuloy siyang may maibigay sa iba. Pag may nakikita kayong mga NGOs, institutions, churches, that really give to others, support those institutions so that they can continue doing good. Because people and institutions who give to others deserve and need your gift, your support, and encouragement. Why? Because they make the world a better place. They make people's lives better. And when people's lives are better, your life will be better too. Para tayong mga bola sa billiard table, nagbabangga-banggaan. Ang pupuntahan mong ganon, hindi lang dahil gusto mo, dahil nabangga ka ng iba, napapunta ka tuloy doon, nabangga ka ng iba, napapunta ka tuloy dito. Nagbabangga-banggaan tayo. At kung ang mga bola na bumabangga-bangga sa inyo yung marurumi, dudumi rin kayo. Kung sila yung mabango, babango rin kayo. So habang pinaparami natin ng masaya sa mundo, sasaya rin tayo. Dahil sila man, directly or indirectly, will make us happy. So nagdadamayan ang mga tao, nagtutulungan. Philippians 4:14 and 19. In any case, it was kind of you to share my distress. And my God will fully satisfy every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. Si Pablo, he was giving to people. He was giving his time. He was giving his talent. He was giving his ministration, his prayer, his advice, his teaching, his preaching. So the people who saw that kept supporting him. At sabi niya, napakabutin niyo na kayo ay tumutulong sa aking mga kagipitan. At ang Diyos na nakakaalam niyan ang siyang magsusukli sa inyo. At bibigyan niya kayo ng kasiyahan ayon sa napakayaman niya na kalagayan. So nakikita natin na hindi mo ako natutulungan, pero tumutulong ka sa iba.
Therefore, bibigyan kita. Kasi yung mga tinutulungan mo, they become less problematic. Pag nakakatulong ka sa tao, hindi na sila nagiging mga pabigat, hindi na sila nagiging mga consumption. Di ba, makikinabang din ako nun, directly or indirectly. So I should support you. Give to those who give to God. Mga kapatid, kaya tayong mga mananampalataya, dapat yung mga negosyo ng ating mga kapatid, ating tinatangkilik. Pag bumili ka sa tindahan ng isang hindi mananampalataya, kanyang-kanya na lang yun. Baka dalhin pa niya sa masama yung pera. Pagka tinangkilik mo, negosyo ng kapatid natin, nagtatithe pa yan, nag-o-offering pa, tapos may mga charitable works, doon mo dapat inilalagay yung pera mo. Doon sa kamay ng taong dadalhin yun sa paanan ng Diyos. Kaya dapat kinikilala ninyo. Kaya nga tayo kumisa, nagte-trade fair, gumagawa tayo ng mga trade bazaars, kachangge-changge. Because I like you to know your brothers and sisters who are in business. So that when you need such services or goods, sa kanila kayo makipag-negosyo para yung inyong pera mapunta sa kanila kaysa sa iba. Sapagkat napakasabigyan ng pera ang Kristiyano. Dahil binibigyan niya ng kaluwalhatian ng Diyos, mabuti siya sa kanyang kapwa, kaysa ibigay niyo kung kani-kanino lang. To those who give to God and serve God, they deserve our gift, our support, our service, our ministration, our patronage. 1 Corinthians 9:14, the Lord commanded that those who proclaim the gospel should get their living by the gospel. Lalong-lalo yung mga naglilingkod sa Diyos, sinasabi din sa Biblia, nagbibigay buhay sila sa mga tao, so sila naman dapat buhayin ng mga tao. So empower those who empower others. Give to those who serve God. It's a very, very beautiful concept. Now, we have said already, give to those who give to you. Give to those who give to others. Give to those who give to God. Now, give to those who do not even deserve it. Si Jesus yan, kaya siya unique. Pag nagturo si Jesus, laging may bagong twist eh. Dati, give to those who deserve. Dinagdagan niya, give to those who do not even deserve. Yun si Jesus. Matthew 5:41, and if anyone forces you to go 1 mile, go also the 2nd mile. Sabi ni Jesus, may nagpapasama sa inyo ng 1 mile, samahan nyo pa ng 2. May humihingi ng inyong jacket, ibigay nyo yung isa nyo pang suot dyan na balabal. Yan si Jesus, unique. Gusto natin magpaka-Kristiyano, talagang hindi ka lang nag-give to those who deserve, you give to those who do not even deserve. Proverbs 25:21, if your enemies are hungry, give them bread to eat. And if they are thirsty, give them water to drink. Yun ang pinagkaiba. Because when you give to those who do not deserve it, there will be one less lonely and needy person. And you have a very beautiful chance of having one more grateful person, therefore another potential giver. Reverse the cycle of selfishness. Nakita nyo sa handaan, halimbawa, magdadala kayo ng mga pagkain, potluck, na yung maraming maarteng Kristiyano, ni ayaw sabihin yung luck, pot bless dapat. I think, pot bless ko ikakaligayan nyo. Ang point, pagka nakita mo yung iba na talagang dadala, gaganahan ka rin magdala. Pero pag nakita mo yung iba, no, kung minsan naman kami nag-potluck, ang konti nung dala nung iba, ang dami kong dala, nalugi yata ako, next time, alam ko na, kukontian ko rin yung dala ko. Ngayon, pagka hindi pa natatapos ang handaan, yung iba nagbabalot na nang iuwi, ikaw hindi nagbalot, lahat sila may uwi, ikaw wala, sabi mo, next time, uunahan ko sila magbalot. Nakikita nyo yung cycle, pag may mga taong nang encourage ng positive cycle by giving, the others give also. Pag may nagpasimula nung cycle of selfishness na hindi nagbigay, kumuha pa, yung iba, next time yun din ang gagawin. Hanggang mamaya, naghahandaan kayo, paubos yung handa. Imbes parami ng parami. So mga kapatid, we are salt of the earth, light of the world. Dapat lagi nating i-reverse. Pag nakakita ng karamutan sa ating family, ano ba naman yung mga family reunion na lang, ako na lang lagi nagdadala? Huwag kayong manghinawa na magdala dahil may mga mabubuting loob din doon na may encourage. Next time, magdadala na rin sila. At huwag tayo yung nagtuturo sa iba na maging wais, na dahil ginawa mo yon, kumuha ka ng kumuha. Yung dati hindi kumukuha na rin kasi nahawa sa'yo.
we can begin a cycle of goodness. We can break a cycle of badness if we like. Saan tayo maglilingkod? Natural tayong mga anak ng Diyos, yung mabuti ang pampairali natin. Christianity is giving. Non-giving, refusal to give, displeases God and grieves the Spirit. Ephesians 4:30, do not grieve the Holy Spirit of God. Napapalungkot pala natin ang Diyos. Pero ang maganda doon, pwede rin natin pasayahin. So pasayahin na lang natin siya. Si David, nung humingi siya ng pagkain kay Nabal, siya ay tinanggihan, samantalang dapat naman siyang bigyan. 1 Samuel 25, 37-38, in the morning, when the wine had gone out of Nabal, his wife told him these things, and his heart died within him. He became like a stone. About 10 days later, the Lord struck Nabal, and he died. Itong mayaman na tao na ito, dapat magbigay kay David at sa pangkat ni David ng pagkain dahil meron siyang piyesta. At sa hinaba-haba ng panahon, hindi naman sila minolestya, ginalaw, ninakawan ng grupo ni David who controlled the countryside. Humingi sa kanya ng pagkain dahil pista naman, hindi siya nagbigay. Binalak ni David na salakayin ang kanyang tahanan at patayin lahat ng lalaki doon. Pero napigil ni Abigail, yung asawa ni Nabal. Dahil si Abigail, nagbigay kay David, huwag mo na kaming patayin, bibigyan nalang kita. Sorry, ako may kasalanan yan. Ako dapat ang nagpabigay sa iyo kasi ako ang woman of the house. Inako nitong si Abigail ang kasalanan. So hindi natuloy na imasaker ni David yung buong sambahayan ni Nabal. Yung Nabal, lasing na lasing, hindi niya alam na he could have died that night. Nung hindi na siya lasing kinabukasan, nung sinabi na kanyang asawa, alam mo, munting na tayong patayin lahat dito. Kasi ikaw, hindi ka nagbigay kay David eh. Nung nalaman ni Nabal, ano nangyari, na paralyzed siya, bigla. At matapos ang 10 araw, sabi ng Biblia, the Lord struck him. Pinatay siya bigla ng Diyos. No? Hindi kasi siya nagbigay, eh dapat siya nagbigay. Hindi man tayo napaparalyze physically, mga kapatid. Hindi man tayo namamatay physically. Pag hindi tayo nagbibigay sa dapat nating bigyan, God strikes us. And there's a certain part of us that gets paralyzed. There's a certain part of us that dies. And if we are so spiritually blind, we are not even aware of it. And we go on in life wondering why we are not happy, why we are not prosperous, why we are miserable. Nagkukulang siguro tayo sa pagsusukli ng kabutihan sa dapat nating suklian. Non-giving frustrates and hardens others. Non-giving teaches others to be selfish. Non-giving promotes selfishness. Pag di ka nagbibigay, tinuturoan mo ang iba na maging maramot din kasi hawa-hawa. But Christianity reverses that. Sa Acts 2:44-45, all who believed were together and had all things in common. They would sell their possessions and goods and distribute the proceeds to all as any had need. Akala nyo, komunismo ang umimbento niyan, sosyalismo, no, mga Kristiyano. Pinagsama-sama nila ang mga ari-arian, yung mga mayayaman, nagbebenta pa ng mga lupa pag may nangangailangan, kapatid. Pero syempre, yung mga nakakatanggap noon, nagbibigay din ng iba namang pagmamahal at pagtulong dun sa mga may kaya. Iba naman ang kailangan noon siguro. Kasi kung yung mga binibigyan mo, hindi rin nagsusukli, sooner or later, mamamatay na rin yung espiritu na yon ng pagbibigay. Kaya kailangan laging binubuhay yon. Pag binigyan ka, bigay ka rin para hindi siya mawala ng gana. Napaka-importante sa mga pamilya, lalo kayo mga panganay, magbigay kayo ng mabuti sa inyong mga kapatid, promote a culture of giving. Kasi kadalasan pag ating mga ate, kuya, mararamot, yung mga younger children, nagiging maramot din kasi lumaki sila sa ganung atmosphere. Pag yung mga tiya natin, mga tiyo, ang kukunat, ang dadamot, usually nagiging ganun din tayo sa ating mga pinsan at maging sa mga magiging mga pamangkin natin. Kaya tayo na mayroong kakayanan na mag-impluensya ng mga younger people in our family, promote a culture of sharing, a culture of giving. Lahat tayo makikinabang din doon. Many people seek happiness through receiving. That is the weak part of it because it is totally dependent on others. It is reactionary, it is disempowering.
pag ang kaligayahan mo, isasandal mo sa pagbibigay sa iyo ng iba, edi kung di ka bigyan, wala kang magawa. The more active and fruitful way to seek, to produce, and multiply happiness is by giving. Because giving is within your control. You have it in your hands. So much unhappiness, in fact, so much sadness is caused by our refusal to give. And so much unhappiness is caused by our rejection of people's request. Pag may tao po na mangungutang sa inyo, liba na lang sobrang makapal yung tao na yon at sobra talagang manggagamit at sobrang linta, at alam nyo naman kung yun ang taong yun ay ganon, liba na lang ganon, bago yan nakapagsabi, kutakot-takot na ikot at timing, kutakot-takot na pakikiramdam. Pag ang tao ay uutang, hihingi, magsasabi, magpapaalam, ikot ng ikot, tatanungin, maganda ba ang mood? Kumain na ba? Puyat ba siya? Masaya ba? Hirap na hirap bago makapagsabi ang tao kung siya ay totoong tao. Mga kapatid, pag may nagsabi, may humihingi, may nagpapaalam, may nagsusumamo, merong ipinapakiusap, isipin nyo na lang, napakalaking pag-iipon ng lakas ng loob ang ginawa niya para lang magsabi sa inyo. Para nyo lang biglang biguin. So ang sinasabi sa Bible, give to those who deserve when it is in your power to do so. Huwag kayong manghiya. Do not refuse people flatly just because you happen to hold power in your hand at the moment, because you don't know sa isang iglap, malipat sa kanya yung kapangyarihan at kayo naman itong kailangang mamalimos. Kayo yung kailangang humingi. Gusto kong bigyan ng diin, liba na lang ang taong ito, notorious talaga sa pagiging linta na pwede nyo talaga i-refuse dahil sinipsip na ang dugo nyo sobra. Liba na lang ganon. Kung kaya nyo, mga kapatid, huwag kayong tumanggi. Mahirap yung nakakasugat tayo ng damdamin, nakakasakit tayo ng kalooban. At yung taong tunay na tao, yung taong may hiya, yung taong may paggalang din naman pagtingin sa sarili niya, sobrang pagpapakababa ang kailangan niyang gawin para siya manghingi. The least we can do as humans is to respect the basic dignity of the one asking and give when it is in your power to do so. Kasi pag tumanggi kayo, hindi niyo lang tinanggihan, halimbawa, nabigyan siya ng kung ano, may iba pang kahulugan yun. Babasahin niya yon na pagtanggi sa kanyang buong pagkatao. Hindi naman ma-isolate ng tao yun eh, na ang tinanggihan lang niya yung request ko, ang iisipin niya hindi niya ako mahal, wala siyang paggalang sa akin, wala siyang pagtingin, lalaki yung sama ng loob. At pag sumama ang loob sa'yo ng isang tao, lalo't ikaw yung may kasalanan, may talab sa'yo yun, may balik. Proverbs 11:17, those who are kind reward themselves. Yun daw mabuti ang talagang binibigyan nila ng gantimpala, sarili din nila. Una, dahil sumaya sila sa pagbibigay. Pangalawa, yung binigyan nila, magbibigay din yun. At hindi man, sumaya naman yun, nabawasan ang malulungkot sa paligid, nakinabang ka rin. At sinasabi sa Galatians 6:7, you reap what you sow. Kung anong itinatanim mo, aanihin mo. So magtanim ka na lang na magtanim na mabuti, magbigay ka ng magbigay tuwing kaya mo, kasi aanihin mo rin yon. Kung hindi naman, nauna ka na, naumani. Kung misa naman, na-advance na yung blessing sa'yo, ano ba naman na magbigay ka? Eh, ikaw na yung unang nakatanggap. Hosea 8:7, for they sow the wind, and they shall reap the whirlwind. Ang nagtatanim naman ng negative, higit iba yung negative things ang kanyang aanihin. At ulitin natin ang Proverbs 3:27, do not withhold good from those to whom it is due when it is in your power to do so. Sa Nehemiah 13:14, pansinin niyo ang pagdarasal. Remember me, O my God, concerning this, and do not wipe out my good deeds that I have done for the house of my God and for His service. Hindi ito panunumbat. Pag may ginawa sa inyong mabuti ang isang tao at naungkat niya, dahil hindi naman kayo nagsusukli ng kabutihan, huwag niyong laging isipin na sumbat yon. Paalala lang yon. Kasi ang paalala ay gamot sa taong nakalilimot.
na ang transaction, pag binigyan kita, tinanggap mo yon, sumasang-ayon ka, nabibigyan mo rin ako sa abot ng iyong makakaya. Transaction talaga yan. Kaya ang sabi nitong propeta, Diyos, huwag niyong limutin lahat ang ginawa ko para sa inyong sambahayan at para sa inyong mamamayan. In other words, pakinggan niyong dilangin ko, ibigay niyo ang hinihingi ko dahil sa inyong manay nagbigay ako at hindi yun minasama ng Diyos. Huwag sumasama ang loob niyo kung nauungkat ang mga kabutihang nagawa sa inyo. Lalo't lalo't hindi naman kayo nagsusukli. Dapat niyo talagang maalala para malaman mo kung saan nakatayo at lumagay ka sa lugar. Those who give are entitled to receive. So, be kind to those who ask. Avoid frustrating and embarrassing those who gather the courage to ask. Nanghihingi, nangungutang, nagpapaalam, nagsusumamo. Isipin natin, pag may hinihingi sa atin ng tao, magtanong lang tayo, masama ba yung hinihingi niya? Kung hindi masama, oh, pwede. Kaya ko ba? Eh, kaya ko. Di pwede. Sige, ibigay. Because giving is just another way of paying or repaying. Or you might want to look at it, it's just another way of investing. Because when you make people happy, you actually enable them to make you happy as well. Napaka-importanting maging masaya sa buhay. Pero dapat naman natin unawain kung anong susi para tayo sumaya. Take more control of the happiness factory. Do not depend on givers. Be the giver yourself. Sa itong bagong-bagong taon pa lamang, sa mga bagong-bagong taon ng nag-birthday, sa bagong-bagong taon ng anniversary, tanong mga mag-asawa, are you really giving enough to the satisfaction of your partner? Hindi sinasabing just give it. To the satisfaction. Nasisiyahan ba ang binibigyan nyo? Are you just giving little bits and bits and bits? Nasisiyahan ba yung kumakain o nabibitin lang? Binibigyan nyo ba ng ganap na kasiyahan? When you make others happy, you are actually positioning yourself to be happy as well. Salamat Panginoon dahil kami patuloy nyong tinuturuan. Binibigyan nyo kami ng kakayahan na maunawa ang susi ng kasayahan sa buhay. Allow us, Lord, to make applications of this in our daily life.